Mga kasinsyo, magandang umaga sa lahat. Ulamin time, manok muna ang aking libangan. Kasi first week of August siguro, baka mabigay na yung baboy. Pag hindi yung mabigyan, hindi talaga ako magbaboy, hindi ako magbigay. Kasi parang nadula ako mga ito. Sa ngayon, manok muna. Tingnan natin yung mga manok ko. Marami na ito mga kasinsyo. Marami-rami na ito mga manok ko mga kasinso. Pwede na makatay. Ito naman sa kabila mga pabo ko mga kasinso. Pabo. At saka pabo ko. Ito na mga pabo ko mga kasinso. Ito mga manok ko mga kasinso. Marami na ito. Marami-rami na ito. Pwede na makatay. Malaki-laki na. May mga pawakan ako. Ito na muna ang libangan ko. Marami na ito. Nandun pa nakapadir. Ay nakakulong. Iban. So ito mga kasinso. Gidisinfect ko na ito. Siguro magpunta random daw. Sabi nila random daw ang mag ang swab test. Swab test after 3 days. Malaman naman yun kung totoo. Kung okay na ang kulungan. So sa pagkakaroon, for the meantime, sa ngayon okay na. Very clean ito. Kadalawang bisis na ito na disinfect mga kasinso. So okay no, manikatib. Kaya sabi nila, limang beses na daw sila nag swab test dito sa Midsayap area sa Midsayap is negative. So hoping na ngayong August, buwan ng August, makaumpisa na kaming baboy dito sa Pintura Patinggan. Parang wala naman, parang naubos-ubos. May naiwan din mga baboy, may maraming naiwan, hindi yung mga customer namin. May naiwan talaga balik isa. May naiwan sa balike. Halos lahat na barangay mayroong naiwan. Dito sa amin mayroong naiwan dalawa. Tatlong bahay naiwanan ng mga baboy. At sabi namin. So sa ngayon, umpisa sa ngayon, manok muna. Ang ating libang-libangan. Para hindi tayo maboards na, maboarding. A boarding house, a boarding. So, dapat lang talaga sa manok, patainin ng marami. No? Para hindi maingay yung manok. Ito mga maliit ko, mga pawakan ito. Ito magandang mga pawakan, hindi magsakit, may dirasa. Dali lang magsakit. No? Hopefully. O ngayong August siguro makaumpisa na kami dito. So ang plano ko nito mga kasinso, dalawang inahin lang talaga. Dalawang inahin at saka pambili na ay kung mayroon ng biik, pabili. So mayroong naiwan dalawa dito. Yung dito, lagyan ko ito ng kuan. Dito ako maglagay. Dito. Taas ng septic tank. O, dito ako maglagay. Ang gawain ko nito, paganyan ko pa slide dito. Madali rin ito. Pwede nito sa inahin. Dito ang kuan. No? Kayang talaga. Hindi na, parang wala na tayong pag-asa dito mga kadino kasi sa mga baboy. So ang fees ngayon mga kasinso starter ha 2,000 na persa huh? Umagabit ka talaga ng fees ngayon parang kahit mahal ang baboy kasi alam mo mga kasinso pag may buhay yung business mo talagang hindi yan sure talaga kasi mamamatay man yan huh?
Walang kasiguruhan. Walang kasiguruhan kapag buhay yung negosyo. Kagaya ng mga baboy. At saka expenses masyado yung mga baboy kasi taste man ang kinain. Paano na yun? Ang taste ngayon, mahal. So, kailangan talaga mag-mix tayo. Kahit yung tubo, yung paglaki ng baboy, mas na hindi kayo kagaya ng pure feeds, commercial feeds, at least no, makamura pa kahit makaabot pa ng 5.5 months to 6 months. Kung i-compute mo yung kain niya, mas saka maad additional kag isang sako. So kung i-compute mo lang sa i-compute mo sa costing sa feeds, makamura ka talaga. At saka kaya-kaya na, lalo na kung may farm ka, no? Tanuman mo ng mais. Ang mais man importante sa lahat, no? Mais. At saka yung palay. Palay na kwan. Palay, tiki-tiki. O panang palay. Fine sa, no? Fine sa mais. Rice bran. Ang tatawagin. No? Kung mas maari pa, may soybeans ka talaga. Kung makatanim ka ng soybeans, wala ka ng problema. Nandyan na lahat sa'yo. Pwede na. Pwede na mga katsinso na magawa tayo ng feeds. May isang itarya ka lang na soybeans, suya. Pwede mang itanim yan sa atin. Mais at saka yung tiki. At tiki-tiki, walang problema kayo. Maraming palay dito. Kahit nakaabot pa na yung 20. Kira. Ang importante talaga yung suya. Suya is a source of how to make feeds. No? Ang suya talaga. Sourcing sa paggawa ng feeds mga kasinso. So kung mayroon kayong suya, kung pwede kayo magtanim ng suya, suya beans man yan, suya, yung suya beans, suya bean, suya, yan. Pag dyan tayo, kung magkakuan tayo ng suya beans, suya, pwede na matanim sa atin, magtanim tayo ng suya beans. So, sa ngayon, focus muna tayo sa feeds. Focus muna tayo sa mga manok. Kagaya nito, mga manok. Pakainin mo lang marami yung manok. Okay na. Okay. Hindi na kayo. So, sa ngayon, ito na ang tulungan ko. Ready na. So, sabi nila, random daw yung pag swab test sa kulungan. Kung negative na ang kulungan, pero mag-release na sila ng baboy. Pero hindi ako magbili ng baboy. Hintayin ko yung mga baboy na di-promise sa mga sa province na magbigay sila. Sabi nila, 6 daw at isang bor. So, isang bor at saka isang baka. Tingnan natin kung mabigyan tayo. Pag hindi tayo mabigyan, wala tayong magawa. Hindi yan talaga ang buhay para life mga kasinso. So, ngayon, manok muna. No? Pwede na makatay, oh. Mga manok ko, pwede na katayin. At hintayin ko itong mga pawakan ko. Maganda itong mga pawakan kasi hindi ka na maglinis ng mga sagbot, no? Yung mga damo. Kasi silis. Kainin man nila yung mga damo. So ngayon, focus muna tayo dito sa manok. So, may pabo. May pabo tayo. May piso ako dito. Pwede na piso. Okay. Okay, yan po mga kasinso. Rapid ko kayo kung mayroon akong baboy dito. So ngayon, manok muna. At saka ipakita ko sa inyo how to prepare sa aking kulungan ng baboy. Disinfect na. Ready na. Pag may baboy ito, ikulungan ko ito lahat ng baboy kasi terrier daw ito sa sakit ng baboy. Okay, yan po mga kasinso. Thank you sa lahat. Ingat lang kayo palagi.